Welcome sa part 2 ng session 1.3, Drafting the Front Body Sloper. Mula sa 14F marking, susuka tayo ng 3/4 of an inch or 2 cm pakaliwa at pakanan. Mamarkahan natin ito bilang 16F at 17F. Mula sa 13F marking, susuka tayo ng 5/8 of an inch or 1.5 cm pababa at mamarkahan natin ito bilang 18F. Gamit ang ruler, i-connect ang marking 18F at 17F at 18F hanggang 16F. Ito ang ating magiging waist dart. Mula 12F marking, susuka tayo ng 3 inch and 1/8 or 8 cm pababa at mamarkahan natin ito bilang 19F. Susukatin natin ang distansya mula 0.6 hanggang point number 7 at ito ang ating gagamitin para sa marking 20F. Mula 19F marking, susuka tayo pababa gamit ang distansya mula 0.6 at 0.7. Hahatiin natin sa dalawa ang distansyang ito upang makuha ang marking 21F. Mula 21F, gamit ang ruler, i-coconnect natin hanggang 13F. Mula sa 13F marking, susuka tayo ng 5/8 of an inch or 1.5 cm papuntang 21F. Mamarkahan natin ito bilang 22F. Gamit ang ruler, i-coconnect natin ang mga marking 22F at 19F at 20F papuntang 22F. Ito ang ating magiging side dart ng pattern. Muli ay gagawa tayo ng temporary waist dart. Ifo-fold natin ang 17F line papuntang 16F line. Gamit ang ruler, i-coconnect natin ang marking 15F papuntang point number 7 at ito ang ating magiging bagong waistline. Gagawa ulit tayo ng temporary side dart sa pamamagitan ng pagfo-fold ng lines ng 20F papuntang 19F. Gagawa tayo ng linya mula 12F papuntang 15F. Ito ang ating magiging bagong side of the front bodies. So make sure na yung length ng front side natin or yung lines na 12F hanggang 15F ay equal sa side ng back bodies or ng 12B hanggang 15B. Ganito dapat yung itsura ng side front natin pag hindi naka-fold yung side dart. Tapos na ang ating back bodies at front bodies sloper. Thank you for watching and see you on our last session, session 1.4, Drafting the Sleeve Sloper.